Guys, Happy New Year. Every year, gumagawa ako ng mga, nagsiset ako ng goals and gumagawa ako ng plans. So ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung bago akong ginagawa ng pagpa-plan for this 2021. So parang tawag nila rito ay bullet journal, pero ewan ko, parang customized planner, ganun. So ito, bumili ako ng blank na notebook sa Lazada. So blank siya, wala siyang laman. Ganyan. So ikaw na yung mag-fill ng laman niya. Okay? So yung price nito, ililink ko na lang sa description. Hindi ko na maalala. So itong, okay. So, kasi ang ginagawa ko, ito, bumibili ako ng weekly planner. Ayan, weekly planner, no, malalaki. Nilalagay ko yan sa office. Pero parang gusto ko pa rin naman bumili nito, ng weekly planner. Para kasi isang tingin lang, makikita mo na yung mga dapat mong makita. And then, yung ganito, no, maliit. Tapos minsan parang kailangan ko pa ng notebook para sa ibang mga ginagawa ko. So, parang ang daming notebook. So, notebook na ano, na parang kailangan ko, pero parang konti lang rin naman ang nasusulat ko dun sa mga notebook na yon. So naisip ko, parang napanood ko rin sa YouTube na yung ginagawa nilang bullet journal or planner na sila yung gumagawa. So eto, ipapakita ko sa inyo. So dito sa ano, notebook, ang first spread, bala ko sana gawin yan is gagawa tayo ng design. So nilapis ko muna siya kasi hindi pa ako tapos. So idea lang. So, 2021 planner. Kasi gawa natin yun ng design. Wala pa kasi ako mga color pen. Kaya, ganyan. So, sa susunod na spread naman is yung mga goals. Sunod natin yung goals. So, hanggang 3 lang ako palagi para ma-achieve natin yan. O pwede isa lang, pwede rin. Nasa inyo po. Okay, so yung susunod po na spread ay yung monthly planner. So, yung parang dun sa malaki ko, parang dyan. Nalagay ko rito kasi gusto ko sana sa isang notebook ko na lang siya titignan lahat. Parang isa, tsaka para rin ano, madala-dala mo, mailagay mo sa bag, mailagay natin sa bag, portable siya, and then pwede rin yung pagising ko sa umaga, hihilain ko siya, tapos titignan ko para malaman ko kung ano yung mga dapat kong gawin for today. So, dun sa ano, sa monthly planner, ayan, usually nilalagay natin ito yung mga kung may mga appointments tayo, ganyan. Tapos may mga due date, bills, and then mga reminders, ganyan. Ano yung mga nilalagay pa dito? Basta yung ginagawa natin monthly. And kung ano yung goal mo for the month, nilagay ko rito. So ito, nilapis ko lang yan. Okay guys. Tara, ayan. So, bahala kayo kung gaano kalaki yung mga gusto niyo yung boxes. Depende kasi kung paano kayo mag-plan. So, sa akin, pwede na yan. Kasi parang mga reminders lang ilalagay ko dyan. And then, depende kung ano ilalagay kong goal eh. So, yun ang ilalagay ko dito kung ano yung magagawin ko for that day. Ganyan. Okay, sa next spread naman is yung weekly routine. Okay? Or weekly planner ba? Kayo ano, sa akin lang to ha, kayo bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay sa mga idea lang to, sa mga spread. So maganda rito kasi kontrolado ninyo yung laki ng mga space, diba? Kasi dito minsan parang sorry, ginawa ko ng scratch to parang ang liit, parang ang dami mong isusulat tapos ang liit. So dito ikaw, bahala ka kung gaano kalaki yung ano mo. So, huwag mo muna lagyan yung mga susunod para makapag-adjust ka next month. Kung ano yung nag-work para sa'yo. Okay, so, ano ba yung weekly routine mo? Pwede mo ilagay dyan. For example, every 8 a.m. nag-exercise ka, ganyan. Or pwede mo ilagay pag Monday, running. Kapag Tuesday, jogging. Or MWF, ang exercise. Yan, para maalala mo. Depende rin kung ano yung mga goals mo, yun ang isusulat mo dyan. Or, kunwari, Monday to Friday is work time. Ganyan. And then, Saturday, family time. Sunday, ganyan. Si filming,
kung nag-YouTube kayo, ganyan. So, ilalagay nyo yan para naka-organize. Hindi yung lahat ginagawa nyo ng Monday, tapos parang ganun. So, maganda yung, maganda rin kung ilalagay nyo yung oras para realistic na magagawa nyo yung sinet nyong goal para sa mga araw na yan. Mamaya, sobrang dami ng gusto nyo gawin ng Monday, hindi na pala kaya. Okay? Yun. So, susunod naman, ang ginawa ko rito ay to-do. Kasi, napapansin ko talaga sa mga papel, lagi ako may mga to-do, ganyan, tapos, or, ito, lagi, depende sa inyo, ha? So, yung to-do ko sa work, diba, yung mga pinapagawa sa akin na next month ko pa gagawin. Ay, para maalala ko, para hindi iba-ibang notebook, kasi mas nagugulan ako, parang ang dami. Maganda, isang notebook na lang, dyan na lang. Kung kasha rin naman. So, ayan. Naalala ko yung mga gagawin ko this month or this week. And then, yung to do personal, to film yan, kasi nag-YouTube tayo. So, yung mga gusto natin i-film for this week. And then, to buy, ayan, usually kasi, may naiisip ka na bibilhin mo, tapos makakalimutan mo na naman. Kaya kung may maiisip pa, isulat mo na dito. Hindi, minsan, kung saan-saan papel mo isusulat, or ano, tapos nakalimutan mo na kung saan mo na ilagay. So, maganda na, sa isang nalagyanan talaga sila lahat. Yun ang gusto ko dito sa aming, sa ganitong notebook, nasa isang nalagyan sila lahat. So, nari, may isip kang bibili mo pag lumabas ka, isulat mo na dyan. And then, nari, bigla ka, di ba, pag lumalabas tayo minsan, nakakabili tayo ng mga hindi naman natin kailangan, tapos yung kailangan natin, hindi natin nabibili. So, yun, halimbawa, may nagyayasa yung lumabas, hindi, picturean mo na yung nakalagay rito sa tubay mo, para sure ka na pag uwi mo, nabili mo yung mga kailangan mo talaga. Okay, so, depende sa lifestyle nyo yun, ha? Sa akin kasi ganyan. So, to watch, ito kasi sa akin na, yung kunwari mga training videos na gusto mong panoorin, sulat mo dyan, check mo kung natapos mo na. Ayan, parang hindi mo makakalimutan. Yung mga bagay na naiisip mo na gagawin mo sana, para hindi mo makalimutan, isusulat mo dyan. Or, kung nagbabasa ka ng mga books, yung mga gusto mong basahin, yan, to read. So, hindi kailangan parehas tayo kasi iba-iba tayo ng lifestyle. So, idea lang yan. So, dito, content ideas. Diba, minsan, bigla kami naiisip na ideas. Para hindi kung saan-saan papel mo nga ilalagay. Tapos makawala mo rin naman. So, dito mo nalang isulat. Para kung nawawalan ka na ng ideas, dito ka titingin kung ano yung mga yon. And then, yung other ideas naman sa ibang bagay, hindi lang sa YouTube. Okay? So, pwede rin, kung ang goal nyo is makasave ng marami, pwede yung financial planning. No, pwede nyo gawin na, kailangan baka itong goal nyo this week is makasave ng ganitong halaga. Pwede rin ganun. So, our Monday, 20 pesos. Ganyan. So, kung financial planning, pwede din. Pwede nyo idagdag. So, nasa inyo yan. Meron, pwede ilagay nyo sa susunod na spread. Ganyan. So, sa akin, ito lang muna. For, hindi pa ako nakakapag-isip ng mga goals ko ngayon. So, kasi yung goals, yung goal ko for the year, na ilalagay ko dito, siya yung magde-determine kung ano yung mga isusulat ko rito. Yan. Diyan. So, di ba yung goal mo for the year, i-break down mo 2 months, pwedeng ganun, para mas achievable. And then, you break down mo in 2 weeks. Pwede ganyan. And then, daily. Pwede rin gumawa ng spread for daily planning. Kung, parang sa akin hindi na kasi. So, pwede ganyan. So, depende sa'yo. Okay. Okay, guys. So, yun lang. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo. So, hindi ko pa ma-share ko ano yung mga goals for this 2021 kasi hindi ko pa alam. And, dito. Natutuwa lang kasi ako dito sa isang notebook na lang siya. Kasi ako kung saan din ako nagsusulat minsan, tapos nakalimutan ko na kung saan nilalagay. And talagang nagpa-plan ako or mahilig ako magsulat-sulat. Kasi parang nare-relax din ako pag susulat ako. At siya, pag sinusulat ko siya, parang mas naaalala ko siya pag sinusulat ko. And masyado rin ako makakalimutin eh. Minsan, ilang oras lang nakalimutan ko na kagad. Kaya gusto ko laging sinusulat. Okay, so kung parehas kayo sa akin, mapapakinabangan ninyo ito. Okay, sana may natutunan kayo sa video na to. And kung meron, comment po kayo. Yun lang po and see you
See you on the next video. Thank you.